Sa kanyang unang pagharap sa publiko matapos itiniwalag ng Iglesia ni Cristo, binatikos po ng kapatid ng leader ng INC ang umani katiwalian at hindi wastong pagbibigay ng prioridad sa Iglesia. Kontraparata naman ang liderato ng Iglesia ni Cristo, sinungaling si Ka-Angel Manalo. Saksi, si Emil Sumangil. Leader sa Iglesia ni Cristo, napakasakit nun. Kaya lang, pagka naiisip ko yung mga nangyayari sa Iglesia na katiwalian, doon ako nalulungkot eh. Dahil sa nalilinlang na yung aming mga kapatid sa mga nangyayari, binabago na nilang aral eh. Kasabay ng pagbibigay reaksyon sa pagkakatiwalag sa kanya sa Iglesia ni Cristo, ang pagpapatotoo niya sa mga akusasyong noong unay nababasa lang sa isang vlog laban sa liderato ng INC. Pero hindi raw ang kapatid at leader ng INC na si Ka-Eduardo Manalo ang kanyang kinakalaban. Mahal po namin ang aming kapatid. Kaya lang ang nagiging problema po natin, yung mga nasa paligid po niya, nasira na po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ang amin lang pakiusap, huwag siyang maniniwala doon sa sanggunian na kanyang pinagkakatiwalaan. Sapagkat nauubos na ang abuli ng Iglesia sa kung ano-anong mga proyekto na hindi naman kailangan. Kabilang daw dyan, ang Philippine Arena. Pinagtataka ko kung bakit nabuo eh. Dahil nga sa ang amin laging priority na ipinagagawa ay ang mga malalaking kapilya po. Alam nyo naman ho yun eh. Eh bakit ngayon, napunta ang focus po natin doon. Nanawagan din siya sa mga miyembro ng Iglesia na mag-vigil sa compound. Pero nilinaw niyang walang na-hostage sa loob. Kung matatandaan, bukod sa paskil na ito, na where are the ministers? May ipinaskil din na namataan ng ibang media na tulong hostage kami. At isa pang paskil na nagsasabing kasama raw sa nanggigipit sa kanila ang isang sasakyan sa labas ng kanilang gate. Nang umaga ho, nasabi nyo na hostage kayo, bakit ho? Hindi ko po sinabi yon. Hindi ho, nakasulat ho, nakasulat, pinaflash nyo doon sa hindi po, meron pong batang nagbibiro lang po. Yan din ang binanggit daw niya kina QCPD Director Joel Pagdilaw at Quezon City Mayor Herbert Bautista. Dumating din sa harap ng compound ang tagapagsalita ng INC. Kasinungalingan pa rin, ang paratang po ay dahil daw ipinatayo ng Iglesia ni Cristo ang Philippine Arena, ay hindi na naituloy ang pagpapatayo ng mga kapilya. Since 2011 up to now, nasa 800 mahigit ang kapilyang ipinatayo bago ng Iglesia ni Cristo. Kanina namang hapon, dumating ang mga tauhan ng NVI sa compound pero hindi sila hinarap ng mga nasa loob. Hindi rin pinagbuksan ang mga tauhan ng Commission on Human Rights pero tinanggap ang ilang food delivery na mahigpit na ininspeksyon ng pulisya. Online orders ito na nakapangalan ng bayarin kay Ka-Angel Manalo. Sa loob naman, nakababa ang isang roll-up door at sarado ang mga pintuan at bintana. Walang sasakyan at mga tao sa driveway at bakuran. May ikalawang bakod din na balot ng barbed wire bago matanaw ang isang istrukturang dalawa ang palapag. Dating konektado raw ito sa Central Compound na may mga daan sa Commonwealth Avenue pero hinarangan na mula ng magkaproblema ang magkapatid ayon sa mga nakausap kong INC members. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.